Alam mo kung si Peter, nabuhay sa panahon natin, canceled na yan. Because you know what, sa ating, kahit gano'ng kadami accomplishment mo sa buhay, isang pagkakamali, ika-cancel ka ng mundo. Ang tawag natin ngayon dito, cancel culture. Hindi ko gusto attitude mo, hindi ko gusto pinost mo, kahit na napakarami mong achievement sa buhay, cancel ka. Yung movie mo, hindi namin papanoorin. Yung commercial mong toothpaste, hindi namin gagamitin. Di bali, magtawas kami. Huwag lang namin magamit siya kasi cancel ka sa amin. And by the way, I don't agree with this cancel culture. Kung papairalin lang ng Lord ang cancel culture sa atin, we're doomed. Imagine ninyo kung every time magkakamali kayo, sabi ng Lord, cancel ka na. We're doomed. But let me tell you what God canceled. Jesus canceled sin. Not the sinner. Not the sinner. What we're doing, we're canceling the sinner. Jesus canceled the sin, but not the sinner. Kasi alam ni Jesus na kahit si Peter may kasalanan, Peter deserved a second chance. Kung paanong nangyari kay David na nagkasala siya kay Bathsheba, alam ng Diyos, he needed a second chance. Kung paanong nangyari kay John na natumakbo siya palayo sa ating Panginoon, alam ng Diyos, he needed second chance. At kung si Jonah kailangan ng second chance, at kung si Peter kailangan ng one more chance, at kung si David kailangan ng one more chance, at kung ikaw kailangan ng one more chance, yung katabi mo kailangan din ng one more chance. Kailangan natin ng one more chance. Ang problem lang mga kapatid, masyado tayong nakafocus sa failure, hindi sa recovery. Masyado kang focus sa failure, hindi ka nakafocus sa restoration. Kaya hanggang ngayon, 5 years later, you're still haunted by your past. May numulto ka pa rin ng nakaraan. Wala nakakita ng pagkakamali at kasalanan na yun. Hindi ka naging viral sa Facebook, pero hindi ka rin pinapatulog sa gabi. And instead of learning from your mistake, you are dwelling in your mistake. Let me encourage somebody. Do not stop on failure. Hindi porkit nagkamali, kailangan huminto sa pagkakamali. Hindi porkit tayo ay nagkulang, kailangan huminto sa pagkukulang. Let me just preach to you. Keep walking. Kahit nadapa, keep walking. But you don't stop in failure. You have to keep on walking. You have to keep on serving. You have to keep on attending and praying and reading because we know, mga kapatid, nagkamali man tayo, nagkasala man tayo, kung lalayo ka sa Panginoon, mas talong walang solusyon. In the first place, hindi mo naman matatakbuhan talaga ang Panginoon. Sabi nga na Isaiah chapter 53 verse 6, all of us are like sheep. We have strayed away. We have left God's path to follow our own. And every time na tayo ay mapapariwara at mas pinipili natin yung sarili nating paraan kaysa pamamaraan ng Diyos at mas pinakinggan natin yung sarili nating kagustuhan kaysa kagustuhan ng ating Panginoon. Ang sabi ng scripture, and yet the Lord laid on Jesus Christ the sins of us all. May mga yet God moments ba kayo mga kapatid? Na mas sinunod nyo ang gusto nyo, mas sinunod nyo ang kalooban nyo, mas sinunod nyo ang kagustuhan ng laman natin. And yet, God through His grace, lahat ng ating pagkakamali was poured on the body of Jesus Christ. At sabi ng scripture, the wrath of God consumed the body of Jesus Christ. Ah! And after 3 hours, He cried out, it is finished. All your sins was laid on His body. Kaya sabi ni Lord, tetelestai, it is done. It is finished! Ba't hanggang ngayon nasa mistake ka pa, nasa recovery ng Panginoon? Ba't hanggang ngayon nasa pagkakamali ka pa, nasa restoration ng ating... Bago ka pa magkamali yung restoration na hinanda na ng Panginoon. All of us are like sheep. Alam niyo yung mga sheep, kailangan niyang ginagabayan. May mga sheep lang talaga, may mga tupa lang talaga, may tupak. Ang layo ng dinadaan. I think meron ditong shortcut. Punta ka sa shortcut, nahulog ka sa bayan. All of us are like that. Following your own path and your own choice and your own time and your own will. And yet God, the good shepherd, the great shepherd, is trying to recover you. Bring you back. Katulad ni Peter,
He made a mistake. Sabi ng scripture, tinawag niya yung mga kasama niya. Folks, friends, gusto niyo bang kumita? Yung 500 niyo, gagawin nating 1.5. Power? Sabi nila, James, sons of Zebedee, power! Kasama si Thomas. Si Thomas, doubter yan, ha? Pero napapower siya. Sunod din siya, eh. Sabi ni Peter, balik na lang tayo sa pangingisda. At lahat naman sila, sabi, sige, let's go back. Hindi naman mangingisda yung iba, eh. Iba yung influence ni Peter, eh. Let's go back to fish. Now, listen to this. Si Peter, prinomote ng Panginoon from fishers of fish to fishers of men. Pero dahil sa kanyang pagkakamali, gusto niyang bumalik sa pagiging fishers of fish. Walang mali sa pagiging fishers of fish. Pero ang aking point lang is this. Why are you settling for less if you have an access for so much more? Ba't ka nagsisettle sa kulang, sa kapos, kung may binigay naman ang Lord na sobra-sobra? And maybe, Peter was trying to recover, to regain his confidence. And most of the time, pag nire-regain mo yung confidence mo after mistake, pag nire-regain mo yung reputation mo after mistake, you are trying to be like Jesus without Jesus. Delikado yan, Brad. If you're trying to reach your goal without Jesus, trying to reach your dream without Jesus, and trying to do whatever you want without Jesus, it's not going to work out. You have to come to Jesus. Whatever it takes, lumapit ka sa Kanya. Wala tayong kakayanang baguhin ang nakaraan, pero pwede nating intentionin na ayusin ang ating hinaharap. Kailangan lang mag-desisyon tayo ngayon. Minsan kasi tayo yung decisions natin weekly lang. Next Monday, magpapapayat na ako. Next Monday, hindi na ako malilate. Lagi talaga Monday. Yung weekly change. Pero na-realize ko, mga kapatid, ang tunay na pagbabago, hindi nababago in one day. Kasi pagkapagbabago, New Year's resolution. Ay, ang dami natin ngayon. Pastor, may listahan ako ng 7 New Year's resolution ko. Ito yung mga bagay, Pastor, na babaguin ko na. Una-una sa list, magpapapayat, hindi na ako kakain ng crispy pata, magiging maaga na lang ako. Grabe, listahan mo, eh. Yung habits na na-form mo in one year, gusto mong baguhin in one day. Doesn't work that way. Most of the changes sa ating buhay cannot be changed in one day, but by day-to-day decisions. Yung araw-araw na decision natin, na ini-intention natin, alam ko nagkamali ako, pero hindi ako babalik sa pangingisda kasi alam kong hindi ako tinawag doon. Peter tried to run away from his calling, and many of you are trying to run away from the calling that God has for your life. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi ko masisisi ay ba minsan sabihin nila, Pastor, nagkamali ako, nagkasala ako, and every time we fail, every time we commit mistake, nagkakaroon ng guilt and shame ang ating pakiramdam. 5 weeks na ako hindi nakaka-attend. Paano pagbalik ko kung magbago ang tingin nila sa akin? Pastor, kasi pagka 5 weeks ako hindi nakaka-attend, tapos umatin ako, parang lahat ng tao nakatingin sa akin, eh. Kala mo si Heart ibang ilista talaga, pagpasok lahat nakatingin sa kanya, no? O minsan pandaraya lang ng kaaway yun, eh. Ang lagi kong tip na binibigay sa inyo, every time napapasok kayo sa pintuan ng simbahang ito at feeling nyo na huhusgahan kayo, sabihin mo na lang kagal sa kanya, hindi ako pumunta rito, root, para sa iyo. Pumunta ako dito para sa ating Panginoon. It's a day-to-day na kahit na tayo ay nagkamali at nagkasala, God still has a plan for your life. In fact, kahit tayo nasaktan, minsan napansin nyo, the greatest failure will birth the greatest breakthrough in your life. The greatest pain will produce the greatest miracle. Na manggagaling sa pain yung testimony, na kahit may failure, meron pa rin future. Kapatid, kailangan lang i-realign natin ang focus natin. At ma-realize natin, teka lang, nagkamali ako, ang sinasabi ni Satan sa akin, look at yourself. Kasi when we commit mistakes, ang laging pinapatignan ni Satan sa'yo, tignan mo sarili mo, ang dumi-dumi mo. Hindi ka karapat dapat makasalanan ka. Realign your focus. Don't focus on yourself, focus on your Savior. Yes, I am weak, but He is my strength. Yes, I'm not perfect, but He is my perfection.